Dako tayo sa ating balita. Standby, Arya Leia. Presyo ng sariwang palay sa Nueva Ecija bumaba na sa 15 pesos per kilo. Dito sa Gimba, 16 hanggang 19 pesos ang sariwa. Habang sa NFA naman, 23 pesos kada kilo ng sariwa at basa. Tungkol dyan, Arya Leia, pasok! Teka muna, Arya Leia. At ito, nakabang po sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Bumagsak na ang farm gate price ng sariwang gulay dito, ng sariwang palay dito sa Nueva Ecija. Bunso dito ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha, dulot ng bagyong Karina at Enteng at ng Habagat. At sa kasalukuyan ay makulimlim na panahon na dulot pa rin ng nang dumaraang tropical storm sa bansa, particular dito sa Luzon. Umabot na sa 1550 per kilo ang 222 variety kahapon, Martes, September 17, sa mga lokal na trader sa bayan ng Likab ayon sa isang magsasaka. Dito sa Gimba ay 16 hanggang 1750 ang parehong variety, habang abot sa 19 pesos ang long grain gaya ng 216 variety. Ang magsasakang si Mang Rogelio Valdez ng Barangay Subol na umani kahapon lamang ay nabinta ang 80 kabanyang palay sa halagang 19 pesos per kilo. Tinawaran pa raw ito ng 18 pero hindi niya ibinigay. Matatandaan na nitong nakaraang linggo lang ay nakapagbenta pa ito ng sariwang palay sa halagang 23 pesos kada kilo. Samantala, sa isang Facebook post na inilabas ng NFA Nueva Ecija kahapon din, ipinakita nito na sila umano ay bumibili na ng palay mula sa mga magsasaka bilang bahagi ng kanilang main crop procurement season. Bumibili raw ito ng palay sa halagang 28 kada kilo ang tuyo at malinis na may moisture content na 13% hanggang 14%, habang 23 kada kilo naman ang sasariwa o basa na may moisture content na 22% hanggang 29%. Umani naman ito ng reaksyon sa mga magsasaka at sinasabing mahirap magbenta ng palay sa naturang ahensya. Ayon sa mga ito, mahirap magpatuyo ng klase ng moisture content na hinahanap ng NFA, lalo na ang mga maliliit na magsasakang wala naman bilaran ng inaning palay. Hindi rin kumbinsido ang mga farmers sa naturang procurement process dahil bukod sa hindi direktang hinahakot ang palay sa kanilang mga bukid, marami pa itong hinihinging requirements na bandang huli ang kanilang ani hindi rin naman papasa at mabibili. Sinabi naman ng NFA sa parehong post na laging bukas ang kanilang tanggapan upang tugunan ang mga magsasakang nais makipag-ugnayan. Arya Leia para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Leia. Siguro dun sa mga magsasakang wala pang tiwala, no, sa NFA, ang gawin ay mag-inquire muna, no? Tulad dyan sa inyo, Arya Leia, sa Subol. Kasalukuyang nag-aanihan dyan, di ba? Marami-rami na rin yung umaani. Pero mas marami pa yung nakatayo yung palay. So, hindi, habang hindi pa nire-reaper o ginagapas, yung magsasaka siguro, try nyo, no? Try nyo na pumunta dun sa opisina ng NFA, no? Kung yung bang palay nila pagka giniik ay hahakutin nila at saka bibilhin. Oh, yon. Oh, para din na para din masubukan kaysa yung hindi. Malaki kasi yung difference, eh, di mo? Sa Likab 15.50 per kilo, dito sa Gimba meron ng 16 at 19. Samantalang sa NFA ay 23. So, says 19, 20, 21, 22, 23. 4 na piso. Kung 16 naman bibilin, sa 23, di 9 pesos. Sayang yun per kilo. Opo. Kaya nga lang kasamang 7 pesos. Kasamang di meron pa rin silang agam-agam na
kung bibilin daw ni NFA ng 23 at hindi naman mahahakot, sila pa daw ang mag-uupa ng pagsasakyan ng mga palay at yung manpower na magdadala doon sa NFA, mababawasan pa rin. So parang babagsak din daw sa 19 pesos dahil siyempre babayaran nila lahat. Nabasa niyo ba yung nakapost? Pati hakot ay hahakutin nila. Opo. Kaya nga, pagka pumunta na noon, sasagutin ng NFA. Oh, kasi baka mamaya kakaiba na ito eh. Ito na yung kakaiba sa mga karanasan ng mga nagdaang cropping season. Di, dahil sa kanila naman yan, yung impormasyon galing sa kanila, may patunayan niya nila at yung mga magsasaka naman, subukan. Diba? Wala namang mawawala dun eh kung susubukan. So, pero pumunta sa NFA nang hindi dala-dala muna yung palay. Habang nakatayo pa, limbawa, bukas sa isang araw gagapasin, o pumunta na ngayon, mag-inquire na aani ako, hahakutin nyo ba, bibilhin nyo ba, o yung ganun. Kung talagang seryoso yung NFA, o di gagawin niya yon. O dahil alam ka namang yung 23 pesos na yan, saka yung 28 pesos ay hanggang press release lang nila. Diba? Opo. O pagka naging press release lang yan, may problema. O dapat ay ireklamo yung kanyang mga hakbang. Pero tingin ko naman dahil kailangan nila ngayong mamili ng maraming palay at bigas, gawing bigas, dahil sa ibang bansa, yung ating mga kinukuna ng imported na bigas tulad ng Vietnam, Thailand, saka yung India, ay hindi na sila ngayon nagpapalabas ng bigas, no? Hindi ganun, hindi na ganun katulad ng dati. Kasi nga pinoprotektahan nila yung kanilang mga mamamayan doon. Pwedeng dumait na rin ang kanilang production given na ginawa na lang 15% yung taripa. So binaba yung taripa pero hindi pa rin ganun hindi rin ganun po pumapatol, no, yung mga importer ng bigas sa ibang bansa o yung mga gustong mag-export. Sige, sa diyan sa banda niyo diyan 19 ang presyo sa ngayon. Apo. Meron bang nagpapag-iik ngayon? Kasamang gi ngayon, wala po umuulan kanina pang umaga. Mm-hmm. Wala ring nagbibilad ng palay, syempre. Wala po at umuulan syempre. Mm-hmm. Okay. Sige. Maraming salamat, Aria Leia.